He brought them four girls all with silver and gold, and there was not one feeble person among their tribes. Egypt was glad when they departed, for the fear of them fell upon them. He spread a cloud for a covering, and a fire to give light in the night. The people asked, and he brought quails and satisfied them with the bread of heaven. He opened the rock, and the waters gushed out. They ran in the right places like a river. For he remembered his holy promise and Abraham, his servant. And he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness. He gave them the lands of the heathen, and they inherited the labor of the people. Sabay-sabay. That they might observe his statutes and keep his laws. Praise ye the Lord. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, again sa maraming blessing. Mga Panginoon, hindi kami malas focus sa inyong gusto talagang mangyayari sa aming buhay. Minsan, di lagi, Panginoon, na may kasiyahan. But salamat, Lord, sa aming lugar. Kahit paano, Lord, may kapayapaan pa rin. Mga progress, Panginoon, I pray. At ay matiling ganito, Lord, but especially, focus kami sa inyo, Lord. In case, Panginoon, subukin niyo kami. May po yung pupuri, pagkapasalamat pa rin. But salamat po, Lord, sa mga tinatakilig namin blessings. At di lang kami ganito, Lord, kami lalago. Di po kami mag-take in lang ng blessing. At hindi pagsubok at or paglilingkod. I hope and pray, Panginoon, gabayan yung bawat isa na mas masaya lalo, Lord, pag kami naglilingkod at pinagpapala dahil doon. So, nawa, Panginoon, kaya po'y makita namin ang aming sarili ngayon as your people, as your children sa mga people of God dati, Panginoon, ng Israel. Nasundan namin itong message to the Lord. Chapter, Panginoon, makita namin ang sarili. At lalo kayo magpasalamat sa inyo the fact na dami na yung palang dapat pagpasalamatan, Panginoon. So, yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, we pray. Amen. Ako po na po. So, yung copy po ay late. Sige, ano na lang, kaso, kapag ba tayo? Ano na? Ha? Ah, sige. Follow na lang yan. Okay, relax na lang po tayo ngayon, ha? Mamaya na lang. Ah, sige. Sige, relax na lang tayo. So, total, masaya na kayo, di ba? Okay, aircon pala, walang pahinga, no? Ayan pala, kaya nainitan ako, pakiyan na naman. Okay, so, tingnan mo natin yung blessing dito. Kaninang umaga po, again, title po nito is, part 2 na lang po ito nung maning title kanina, Give Thanks unto the Lord. So, simple lang. Pero actually, naabuso. Pag hindi natin lang ibig sabihin yan, ganun nangyari sa atin. Katulad marami example kanina umaga, what happened is, sinasabi yung iba, sabi nila, sa loob na Thanksgiving daw, Thanksgetting. Nag-guess nyo ba? Ah, so, medyo, nakikita ko naman yung point, no? Pero yung kaninang message natin malinaw dun, nawa, tayo ay maglilingkod sa Diyos, yung masisiyahan siya, hindi maglingkod ka, magpasalamat ka, hindi naman siya masaya kasi hindi mo lang ginagawa mo. Amen? So, yun yung habang buhay po natin gagawin. So, salamat, ligtas na tayo. Tumulong tayo sa iba rin na maligtas sila. So, gagawin natin ngayon is susundan natin yung buhay ng Israel kung saan sila pinangakuha ng Diyos at isa-isa naman natupad. Pero again, nandito sweetness and life lang lahat. Marami po silang pagsubok. So, kaya habang binabaybay natin to, i-ano natin yung sarili natin kung paano ito applicable. At applicable sa atin itong anak ng Diyos. Amen? So, again, sabi dyan, give thanks unto the Lord. Sabihin, parang di mo inuutusan, pero yun ang dapat natin gawin. Okay, na-invoke tayo na magpasalamat sa Panginoon. So, yung mga anak nyo, amak natin, ano natin, turuan natin sila, amen? Magpasalamat, pagbinigyan ngayon. Warning na naman, ha? Sabi ko last time, mag-ingat din tayo sa mga nagbibigay kasi baka yung panagbibigay, may gustong kapalit. Nasabihin nila wala, pero may, alam mo na, may string attached. Kaya sa tayo, pag nagbigay tayo, walang inaasahan na kesyo, buboto ka next election, mga ganun. Kasi dyan nagkakaroon tayo ng problema. Ngayon, ang kakaiba naman sa Panginoon, of course, sa kanya, deserve niya lahat yun, amen? At siya, pag nagbigay, yun talaga alam niya kung para sa inyo. Para sa kabutihan natin. Okay, hindi siya politiko.
Pero later, malalaman din natin, deserve nga siya doon. So therefore, maglilingkod na natin siya at masarap maglingkod sa Diyos. Okay? So magpasalamat sa Panginoon. Sabi dito, call upon His name. Very important. Alam niyo bang, tandaan niyo po itong ano na yan, ha? Romans 10:13 niya, kung naalala niyo. Sabi doon, and whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi po yung bago sa Romans. Genesis pa lang, maalala niyo yung sino yon? Yung anak, si Enoch. Si Enoch ba yun? Malimutan ko rin. Sabi doon, and men began to call upon the name of the Lord. Ayun po yung unang mention doon eh. So, mga unang tao pa lang, tumawag na sa... Eh, paano ba't ka tatawag sa Panginoon? Siyempre, may pangangailangan ka, di ba? Si Enos pala, Enos. And to Seth, isang mga anak ni Seth. So, si Seth, very early yan, di ba? So, anak yan, Eno. Adam and Eve, ayun yung pumalit kasi nga si Abel, pinatay si Cain, loko-loko. So, ito yung pinalit ng Panginoon sa kanila. And then, yung anak niya ay Enos, and then men began to call upon the name of the Lord. Exactly dito, no? Pag sinabing call upon the name, ibig sabihin, kilala mo siya at bakit ka tawag sa kanya. Yung pinaka-importante again ay sa bagay ng ba't ka tawag sa Diyos na bugutom ka lang? Kasi marami ng tao nito eh. Hindi naman ganun karami, pero sa time niya, may anak na sigurado naman si Cain, si Abel, di ba? May asawa na nga sila eh. So pero nung silipat tayo. Sabi diyan, then began men to call upon the name of the Lord. Sa panahon ni Enos, hindi naman sinabing si Enos lang yung preacher doon, pero malamang si Seth din. Pero yun daw yung time na ang mga tao ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sabihin, may kaligtasan na rin doon. At yun ang parang talaga yung kaligtasan, kailangan tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen? Nakikinig ba? Amen. Sa kaya, focus niya, kaya nga dapat huli yan eh. Kasi nauna dahil sa kape, nakakuli din yung kape. Ano ba talaga? Okay lang yan. So, ganon. So, sing unto Him. Call upon His name. So, magpasalamat, tumawag sa kanyang pangalan. O, ligtas ka na, marami pa tayong kailangan. Amen? Ako bilang pastor isa ng aking mga sa buhay. Yeah, so ano yung next steps natin? Direction, pag may problema. Ang dami. Minsan, pag nag-ano ako, nakakayanin ba natin? 5 years tayo. Eh, tuloy-tuloy lang. Anong gagawin natin? Anong naman kabahan tayo? Mag-compromise yan. Anong gagawin nyo? Amen? Amen? Pag may problema, tawag lang sa Panginoon. Amen? Amen. Make known is this among the people. So ito naman, medyo ano na niya eh, sinamarize niya eh. Kung naligtas ka, anong gagawin mo? Napakasaya sa akin. Ini-enjoy natin yung mga blessing, pero sa trabaho natin talaga is to make known His deeds. Ano ba ginawa ng Diyos? Nagligtas. Yun ang importante, nagligtas. Napamaya dito, physical salvation ng Israel. Pero importante, ang dami niyang ginawa, bukod sa gumawa siya ng puno, hindi lang yan ang ginawa niya eh. Yun nga, importante yung kaligtasan. At but among the people, kasi ipagsabi natin. Okay, ganun yun. So maraming way na gawin yan, pero layo natin sinasabi dito kasi ang dami natin gumagawa yan. Kahit Catholic, may missionary. Pero dapat tama muna yung mensahe bago mo ipakalat, mapakalat mo, mali rin. Ano yun? Diba? So make talagang yung gawa ng Panginoon, hindi gawa ng sinong tao, mapapogi lang, alam mo na, nagpapatawag dito? Yun ang term kasi, papogi eh. Anong term? Anong talagang term dyan? Papayabang, papasikat, papa-impress po. And then later, they feel good about themselves. Hindi pala ligtas. So, yun ang point natin dito. Ligtas ka na, tumawag ka sa Panginoon, even sa ibang problema mo, pangailangan, at make Him known. Kailangan makilala siya. Pakilala natin siya. Sabihin natin sa mga tao anong ginawa niya, kasi lahat ng gawain ng Diyos maganda, mabuti, pure. Okay, so paalam natin sa tao, hindi yung gawa lang natin. Huwag nasasakyan yun. Okay, mamaya, babalikan pa natin yan. So, sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous work. So, maganda rin ito kanina, pag kinakantahan mo kasi ang isang tao, yung panahon po ni Solomon,
wala pang katulad nun. Papipindot ka lang, meron ka lang taga-pianist, di ba? O kaya kung sinong gusto nyo, do, nakakalungkot yung mga pang-aawit ngayon, walang kwenta, di ba? Ngayon, si... May sikat ngayon, di ba? Akala ko, laos na yun eh. Sino ba yun? Si... Yung may kulto? Huwag nyo nang banggitin. Basta yun. May kulto na daw siya eh. May mga loko-loko yung mga tao, talagang... Hindi ako, kilala ng DM. So, pag kinantahan ka niya, di ba, nagbabayad sila napakamahal doon. Si Solomon, dahil mayaman siya, may mga sarili siyang singers, sabi niya, di ba? So, pero ang gusto ng Panginoon, kasi ibig sabihin, pag tinakantahan ka, maganda yung kanta tungkol sa'yo, thanks. Ibig sabihin nun, privilege ka, pinaglilingkuran ka, di ba? Lalo pag maganda yung kanta about you. Malalala niyo rin yung kay David, di ba? Kay Saul. Kaso si Saul daw, ang bira na natabangan kasi parang pinupuri si David. Kasi mas marami sa kanya. Okay? So kaya naman, ano, parang kinukuman tayo ngayon dito na kantahan natin ang Panginoon. At maayos ha. Kung kakantahan ka rin lang, tapos naaasal ka lang. Parang pag may birthday, di ba? Kung tayo naaasal, tono lang, di tayo magkasundo. Pinapasaya nga natin eh. Pero okay na, huwag kang pasalamat din. So, kantahan natin ang pakiawitan natin. Amen? Huwag kayong mahihiya. Kanina may mga umawit. Amen? Amen. Ganda pala, ganun eh. Kaya ganda yung mic natin eh. Na-encourage mag... Hiruin mo sila kumakanta pala. Pero malaki na improvement niya, di ba? Ako, nasubaybayan ko yan. Nasaan si Lendlen? Dati pag kumanta yan, nandiyan, makikinig ba ako? Parang ano eh, dahil. So yun na ngayon, maayos na, di ba? Kahit paano, yan, si ano eh, Ray, lahat kayo. Si Pamela lang, walang pa. Hindi kasi umaawit ng malakas eh. Ito, nasa tono naman talaga si Julia eh. Ito rin, no? Pag ganda, matuto rin. Importante sa buhay ng Kristiyano yung maawit. Basta hindi ako ano eh. Ang dami ko na nakita sa buhay ko kahit sa dahil din pa. Hindi marunong. Yung basta maayos yung puso mo, yung maawit ka. Ang ganda ng lyrics, tapos ang ganda ng lapat ng tono, tapos hindi ka makikisa, sila lang yung umakanta. Gawin mo rin, madedevelop din yan. Amen? Amen. Lahat ng bagay actually na-develop pag maayos yung puso. So, yan ang utos sa atin ha. Awitan natin siya. Awitan siya ng mga salmo, papunta sa kanya. Ibig sabihin, papuri sa kanya yun eh. Purihin mo siya, anong nireserve mo? Diba? Minsan, naiintindihan ko, minsan, reserve tayo sa ibang tao, pinuri siya niya. Bakit yan pinuri yun? Ayoko. Diba? Hindi ka kumbinsido. Eh, ang Diyos, mag-reserve ka ba sa Diyos? Awitan natin siya. Amen? Amen. Talk you of all those wonderful words. Ganun din. Ano yung sabi kanina? Deeds lang among the people. Dito naman, lahat ng napaganda niyang gawain. Paulit-ulit po yun sa Psalms. And then, glory ye in His holy name. Ito yung problema sa iba, mabanggit lang ang Diyos, napansin niyo iba? Tinatawanan na, ayaw banggitin. Iba-iba tayo kung depende sa appreciation natin sa Diyos. Sa kabanalan ng Diyos. Yung iba, kasi nasanay ang mga sinungaling, mga mabastos, ganyan. Lalong di mo pupurihin ng Diyos, di ba? Pero yun nga, salamat pag nandito kayo, natutuwang kayo, nababahagi sa'yo, lalo pag ligtas ka na, ma-appreciate mo yan. Ngayon, ang gagawin mo, magsaya ka, parang gano'ng glory in His holy name. Salamat ang Diyos ay banal. Hindi katulad ng mga Diyos ng mga Greeks na doon ka matututo, kalokohan. At sinabi din dito sa Samson, di ba? Yung mga Diyos-Diyosa naman, inaasal ng Bible yun. Kasi nga, ba't may sumasamba dyan? Yung mga kaibigan natin, kababayan natin Katoliko, kawawa naman. Ginagawa sa akin ng demonyo. Sumasambahin nila yung mga yon, long hair, pulot. So tayo dapat mag-glory tayo dahil banal ang Diyos sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, lagi pag na-mention by the way, yung mga Yahoo words na naman, biluin mo, pati pangalan, eh, tinupunteriya. Ibig sabihin, pag nag-praise ka yung, praise the Lord Jesus! Hindi Jesus, Yahuwah, Jajwa. Ha? Hindi nyo alam, kami lang nakakala, biluin mo yun. Mga loko-loko. Basta pangalan ng Panginoon, yun na yun. The Lord Jesus Jesus, purihin natin siya. Amen? Amen. Pero pansin ninyo, sabi nyo, let the heart of them rejoice
that seek the Lord. Alam niyo, misa kaya sa church, kitang-kita ko yung mga malulungkot na tao. Natutunan ko rin ito kayo sa church. Ako, ako dati, syempre, katulad niyo rin. Pero madalas mabanggit niya pa sa lahat pag may mga parang lungkot nito. Nasa church ka na, nagupuri na iba, ikaw malungkot. Na minsan, di mo pwede lokohin kasi sarili mo, di ba? Malungkot ka talaga, malungkot ka. Pero, meron ditong, sabi dito, pag hinahanap mo kasi ang Panginoon, di ba? Ang ating team, ang mga bata, pag hinahanap mo kasi Diyos, excited ka niya, ay ganun palang ginawa ng Diyos. Ang buti niya, ang galing niya, ang kapangyarihan siya, may pangako siya, tinutupad niya. At pwede rin matupad sa, ba't di ka maghahanap sa Diyos? At pag hinahanap mo siya, nausumpungan mo rin siya, unti-unti. Nakukumpare mo yung sarili mo, iba ka sa iba. Natutuwa ka na, ina-anticipate mo na yung success mo. Amen? Amen. Kaya dapat ganun tayo, pag hinahanap mo daw, ang Panginoon, dapat yung puso mo, hindi man ikaw yung, alam mo siya, yung iba kasi OA naman eh. Sa kasang, alam mo, ang saya, outwardly. Pero ikaw kahit sa tahimik ka lang, masaya ka, ibig sabihin hindi kayong masimango, hindi ikaw yung galit agad. Kasi yung ano mo sa buhay, outlook mo sa buhay, maganda. Kasi anak ka ng Diyos, ligtas ka, naglilingkod ka, na umaasa ka, at alam mo mangyayari yung pangako ng Diyos. Amen? Amen. Dapat yung puso mo ganun. Kasi hinahanap mo. So okay, nasa tayo, ha? Sa pagpapasalamat tayo. Yun pala yung focus natin, no? So again, magpasalamat ka dahil andyan ang ginawa ng Diyos, napaganda, marami. So magpasalamat ka sa pumigitan ng pag-awit. Ganun din naman, magpasalamat ka dahil siya'y banal at pwede tayong maging masaya, dapat tayong maging masaya. Ano pa? Seek the Lord and His strength, seek His face evermore. Kaninang umaga, nabanggit yung face. Gusto natin lagi tayong hinaharap ng Diyos, hindi tayo iniiwasan at ini-snub ng Diyos. At pag ikaw, alam mo, maraming kakasalanan sa Diyos, di ka bumana ng balik. Diba? Sinasadya mo pa. Ano? Prideful ka pa. Makakarap ka ba sa banal na Diyos? Mahihirapan ka, mahihiya ka na rin. And even worse, kung di ka nahihiya. Kaya hanapin natin ang Panginoon, His strength. Yung iba kasi kaya hindi believe sa Diyos, hindi kilala ang Diyos eh. Paano hahanga yung mga atheist eh kami? Mayaman kami kahit hindi naniniwala sa Diyos. O paano mangyayari pag ginantihan ka na? Pag sa impyerno ka na? At kahit di ka pa sa impyerno. Kahit mga atheist, napakawalang kwenta ng buhay. Sa totoo lang, pag sinuma mo, ipalibasa lang kasi hindi nila tayo binibigyan ng puwang. May nakilala akong atheist. Alam mo agad maririnig niya sa akin. Ngayon, iba, iiwas na. O lalo nang wala siyang perspective ng katuwiran ng Diyos. O ano mangyayari? Kala niya ngayon, secure siya. Nasa bubble siya, yun ang tawag dyan eh. Yabang yan, no? Hindi niya alam yung kapangyarihan ng Diyos. Na even siya pwede palang baguhin kung hinahanap niya ang Diyos. So anyway, hindi lahat ng 80s wala reprobate na, pero marami dyan, magiging papunta yan dun. Remember His marvelous works that He had done. So pareho, no? His wonders and the judgment of His mouth. So yun yung medyo bago. Kanina, wonderful works and then yung kanyang gawa. Pag inaalala mo kasi yung ginawa ng Diyos, again, kaya hindi mo nga malalaman ito, hindi mo alam ginawa niya, ha? Okay? Ano yung tanong kanina? Pambihira, o. Oh. Yung gumawa, nag-ano sa ark, pambihira, si Aaron. Yung ba yan? Paano ka magpupuri? Panginoon, salamat po, Panginoon, at si Moses ay ginamit mo, ginador yung mga animals, Panginoon. Pangalan lang, importante pangalan nyo, huwag yung kalimutan. Yung kayo ng soto, siguro ano lang. Pero para maintindihan nyo, importante mga pangalan yun, hindi yung binabato-bato lang. Anyway, pagbago ka, okay lang, pero... Ayun yun, importante yung pangalan sa tao, okay? Kaya pangalan pa yung ganun din. Ako isang beses, hindi ako sana sabihin ito, pero siyempre, nakakaisulto pala yung pag-ano, parang hindi ka kilala. Kasi parang naging ano ako, basta na-invite ako sa isang lugar, tapos hindi lang yung pangalan ko, binigyan kami ng salamat naman, kaso iba yung spelling. Hindi man lang nagtanong. Ako, alam ko lahat ng ano nyo, kasi nga, inaano ko yung awards nyo, di ba? Ikaw, letter C ka, di ba? Middle initial mo. Di ba? Ikaw, G.
Di ba, inaalam yun eh. Kasi importante yung tao sa'yo. Gusto mo siya makilala, may halaga sa sa'yo. Eh, so yun, parang mali pa yung spelling. Ilang ano lang yung apelido ko, mali pa. Sabi ko, rumbira naman itong tao ito. Nakaka-insulto, di ba? So, alamin natin yung ginawa niya. Exacto, hindi yung... Si Moses yung may animals, rumbira, no? Kahit mga bata, alam yun eh. Eh, nalito lang po. Dama. Anyway... Kaya remember, alalahanin natin, hindi siya basta-basta. O sige, ako ang Diyos, purihin niyo ako ha. Hindi siya ganun, marami siyang ginawa na pwede nating alamin at therefore, hindi tayo manginayang siya ay purihin. Wonders, ibig sabihin, hindi po ito araw-araw nangyayari. So talagang kakaiba ito tapos alalahanin natin, lalo tayo magpupuri sa kanya. Ito yung gusto kong bago eh. The judgments of his mouth. So yung mga tao po ganito. Ang magandang example dito, yung kay Solomon na lang. Okay, may time naman tayo, di ba? Kasi maaga tayo. At mayroon pang ano, unless ayaw nyo ng award. Kasi may raffle na pala kayo. No? Malang uuwi, ha? Kasi dami nito. Sino may example sa judgment? Naalala nyo si Solomon. Okay, so nung bagong hari siya, alam nyo, pag bagong hari, susubukan kayo. Bakit siya hari? Bakit hindi itong ano? Matalino ba yan? Hindi ko sinasabi sinubukan siya, no? Pero naalala niyo isa sa mga sikat na sikat siya, di ba, yung bata? Paano niyo malalaman? Wala pa DNA testing dati. Kasi may parehong loko-loko rin yung mga babae. Mga pokpok yun, di ba? Alam mo yan, nagkakasama lang nautulog, may anak silang pareho, namatay yung isa, tapos inaagaw yung isa kasi halos magkaedad lang, eh, mga bata, pag baby yan, halos magkakamukha yan eh. Anong ga? Lumapit kay Solomon, sabi niya, oy, anak ko, ininakaw, hindi, ikaw yung nagnakaw, hindi, akin yan. Paano mo malaman yun? Walang DNA testing, magaling Solomon. Alam niyo na ba yun? So, sabi, hari yun. Dahil bago siya maging hari, pagkakahari yan, dahil niya pinapatay eh. Sino yung pinapatay niya? Si Joab. Si Abijah ba? Adonijah. And then, dami. So alam niyo, papatayin talaga yung, pag yung hari, nagkumuha ng sword. O sige, okay na sword. Hatiin niyo yung anak, ay yung bata. Ano nangyari? Sabi ng tunay na nanay, bigay niyo na lang sa kanila. Yung hindi tunay na nanay, alam din niya eh. Kasi nga, pinalit niya lang eh. O sige, hatiin na yan. Ang galing ng Solomon, di ba? So ngayon, namangha po yung mga tao, paano walang DNA, paano malalaman? May mga way, may para ng lahat ng bagay, paano malaman? Again, kung ibibigay sa'yo ng Diyos yung ganong klase ng discernment, di ba? Kaya nga tayo nasa church para malaman natin. Ngayon, isa sa mga nasabi nito yung and the judgment of his mouth. Alam nyo, ako nung batang Kristiyano, o ganun eh. Paano ako magtitiwala sa church, sa Bible, at ano, no? Kung di ko nakita yung judgment ng Diyos, na napakagaling, eksakto. Eh ngayon, halos, may mga 80s na yun sa panahon natin, pero, may mga ano din sila eh, may mga point din minsan, di ba? Stupid nga lang, pero pag ano ka pa lang, baguhan ka, madadala ka rin. Eh nakita ko yung sagot ng mga Kristiyano. Mas better, di ba? Kasi sabi dito, pag naalala mo ang judgment ng Diyos, napakagaling, lalo pag nanggaling sa bibig niya mismo. Kaya ito, King James tayo, bakit? Pinakinggan natin yung mga argumento ng mga hindi King James, o kaya mga ganyan-ganyan lang. Pwede King James, pwede New King James. Pag pinakinggan mo, pag hindi ka King James lang, wala ka nga pang hawakan na isa lang eh. Kasi lahat yun ay corrupted na. Hindi na sabihin, hindi naman corrupted eh. Kasi iba-iba yung sinasabi. O yan, pag inisa-isa mo na yun, sinabi sa King James ganito, sinabi sa NIV ganyan, kumpara mo ngayon yun. Pag nakita mo, wow, ang galing ng ano ng King James, parang mali, pero tama pala. O, paano yan? So, mamamangha ka, gahanga ka sa Panginoon, maalam mo yung totohanan. May ganun po yan. O ye seed of Abraham, his servant, his children of Jacob is chosen. So, ibig sabihin lang nito, hindi sinasabi to sa lahat ng tao. Huwag kang magtataka bakit yung ibang mga unsaved at talagang mga unsaved at mga ibang religion. Ba't di ako maintindihan ito? Hindi yan sinabi sa lahat ng tao. Eh? Amen? Huwag kang umasa na magpasalamat sila, nililigod sila sa Diyos.
He is the Lord our God, His judgment are all in the earth. So, ang point na maganda dyan, dapat tayo magpasalamat sa Kanya kasi ganito, sa Pilipinas, salamat nga na receive tayo ng gospel kahit nauna yung false gospel sa atin. Amen? Mga Katolik. Ganun nakarating pa rin sa atin. Kaya sabi, His judgment are all are in all the earth. So, hindi po, may walang parte ng mundo na hindi nararating ng kanyang judgment. Kailan lang, ano ko yung Japan. Kasi wala lang ako ano, tinignan ko lang. Sabi kasi sa title, paano yung mama ng Japan? Ah, magagaling talaga sila. Yun ang pala nila, yung sinasabi nila. Pero hindi. Tinulungan sila eh. Okay? Kaya ganun din yun. Eh, wala akong kasyano masyado sa Japan. Kasi blinak nila eh. Sa North Korea. Pero kung gusto nila, meron. Kasi sabi, hindi mo pwede sisihin ng Diyos. Diba? Sabi dito, narating lahat ng Diyos yan eh, ng salita ng Diyos. So, salamat sa Diyos. Another thing na dapat natin pagpasalamat. Amen? Narating tayo dito, kahit San Mateo, hindi mo tayo magkakilala dati. Siya, Pastor, mahiya eh, paano mag-share po? Natuto. Amen? May mga tumulong. Nandito kayo ngayon. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon. Pagpasalamat natin yan. Ano pa? He hath remembered His covenant forever, the word which He commanded a thousand generations. Uy, naalala ng Diyos. Ba't makakalimutin ba ang Diyos? Hindi po dahil makakalimutin lang. Kasi madalas sa Bible, pag sinabi, remember, pinapaalala sa'yo, not necessarily nakalimutan mo. Ibig sabihin lang minsan, alalahanin mo, parang lumalapit ka, Lord, alalahanin mo naman ako, di ba? Ibig sabihin noon, nagmamakaawa ka. So, ganun din niya. Salamat sa pag, ibig sabihin, naalala niya, pinangako niya yon, salamat naman at tinupad niya. Kasi nga, yung pangako naman niya dyan, pang habang buhay. Okay? At kung alala niyo, panahon ni Abraham, kailan ba siya nangako? Panahon pa lang ni? Nag-umpisa to sa Genesis eh. Diba? Yung kanina, si Enos. So sa panahon, yun nangako ang Panginoon na may tagapagligtas, Genesis 3:15 pa yun eh. Eh si Abraham, ano na? After na ni, ano yan? Ni Cain, marami pa after na Noah, di ba? Kasi siya naalala ng Diyos, ay pangako nga pala ako sa mundo, liligtas ko sila. O salamat naalala ng Panginoon yun. And then, ano pa, which covenant He made with Abraham and his oath to Isaac. So, nangako siya kay Adam and Eve, tas nangako ulit siya kay Abraham. So, again, di sa lahat ng tao, pero yung kay Abraham kasi, kaligtasan niya ng buong mundo dapat. Pagpapalain, sabi doon sa Galatians 3, pagpapalain ang sa Genesis pala 12 pangako kay Abraham, isa sa mga pangako sa kanya, original at nanatili, all nations shall be blessed because of thee. Yan binanggit din sa Galatians 3. So yun yung maganda doon, inaalala daw. And then so kailangan natin magpasalamat. Amen. Dapat tayo magpasalamat doon dahil nakarating din sa atin yung pangako na yun. Pananampalataya kay Jesus, ikaw ay anak ni Abraham and therefore heirs to the promise, ligtas. And confirm. Pag sinabing confirm, hindi lang pinangako. Ano, pinangako ba talaga to? Mas di na sumagot. Ano yun? May mga bagay na kailangan i-confirm. Mahal kita, pakasal lang kita. O sige, after 5 years, sige po. Uy, 5 years na. O kaya 3 years pa lang. Pakasal lang ba talaga ako? Pag di na makasagot, pambihira, patay. Hindi sigurado. Hindi, kay pangako kay Abraham, kinonfirm ulit. Kung ano yung pinangako kay Abraham, yun din kinonfirm kay Isaac and then kay Jacob, tinawag siyang Israel, sabi dyan, everlasting covenant pala yun. Okay, so kaya kahit nagloko-loko na yung original Israel, ancient Israel, hindi nawala yun. Pero yun ay naipasa sa mga tapat lang na Israel and then pinangako sa mga Kristiyano. Saying unto thee, I will give the land of Canaan, the land of your inheritance. So bago pala yun, pero yung kasama na rin yung everlasting covenant kasi. Pero yung kasama doon, pinangako sa kanila, kahit anong nation, kailangan mo ng sariling identity and therefore, kailangan land bang. Ang definition ng country, kailangan ng state or kailangan may tao, kailangan may property, may land. Kaya pinangako naman niya doon, okay, kay Abraham ulit siya, kung naalala nyo. Kasi pag-aalaga-ala na si Abraham, may famine dito, dayo doon. Pinangako sa kanya yung Canaan, ipapamana daw sa kanila. Hindi agad natupad yun. Napatay nila si Abraham, si Isaac, si Jacob, wala.
Pero, nangyari ba yon? But when they were few men in number, yea, very few, and staged in it, when they went from one nation to another, nabanggit ko na kanina, he suffered no man to do them wrong, yea, he reproved kings for their sake. Naalala niyo yun? Sino yung mga nireproved? Pinagalitan ng Diyos para kay Abraham, Isaac, and Jacob. Si Abimelech. And then yung panahon ni Abraham, di ba? Sinakop sila, mapalaya si, ano pa? Si Jacob din, ha? May ginawa silang kalokohan, di ba? Pero takot yung tao sa kanilang, ano sila? Kahit yung kay Dinah, di ba? So, naggantian sila. Alam, ako, yari na ako dito. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos kasi sila ay nasa protection ng Diyos. Kasi sabi doon, saying, touch not my anointed and do my prophets no harm. So yan, ginagamit ako sino-sino minsan yan. Pero applicable yan sa mga Kristiyano. Amen? Kaya dapat talaga matapang tayo. Hindi yung takot ka. Yung marami yung takot na eh. So hindi lang dahil ikaw ay anak ng Diyos, isa yun. Pero lalo na pag ikaw ay yung particular na tinukoy dito, prophets, ibig sabihin mga preacher na nagsasabi ng totoo. Amen? Basta din man applicable sa akin yan. Applicable sa akin lahat yan. Babae ako, basta rin. Nag-preach ka rin dapat. Meron ka pa rin influence kahit sa sphere mo, di ba? Kaibigan mo, sa school mo. Paalam mo sa kanila na nasa totoo ka. Alamin mo rin. Pag alam mo na, ang tiwala ka sa Diyos, hindi yung takot ka. Amen? Kaya ang pangako ng Diyos, tinupad niya sa Israel, ito pa rin niya sa atin yan. Moreover, so again, another thing to be thankful for. Ano pa? Moreover, he called for a famine upon the land. He break the whole staff of bread. Ano yun? Kailan nangyari yun? Alala yung kay Joseph? Diba? So alam na rin Diyos na magkakaroon ng famine, maraming mamatay. At pwedeng mamatay marami kasi, di ba, 7 years yun eh. So, kung isang taon, nakapag-ipong ka, 2 taon, buhay ka pa. Kaso pag 7 years, patay ka na. Kaya sinasabi niya dito, kaya sabi niya, he sent a man before them. And them dyan, Israel yan, 12 sons. Kaya sabi dyan, even Joseph who was sold for a servant. So kasi, sabi nga ni Joseph doon, Genesis, 50, no? Yung last chapter. Kaya siya, inuna doon Diyos doon. Kasi taga-Israel sila eh. Magkakaroon ng famine sa buong region. So, pinauna lang si Joseph. Do alipin siya doon. Bandang uli, siya nga yung pinaka naging governor. So, pinauna siya doon. Tapos, ang talino niya, ginaway siya ng Diyos. Hindi sila namatay sa famine. Yan ang sinasabi niya. So, again, something to be thankful for. Pag nag-solvini kami, ganyan. Pag isa sa mga tinatanong ko, mahal ka ba ng Diyos? Ano yung ginawa niya para sa'yo? Ang dami namin narinig ganyan. Mga tao. Kaya nga, minsan malakas din loob ko na minsan, kinakabahan ka rin sa inyong financial status minsan eh. Pero pag nakikita mo yung mga taong wala, hindi pinabayaan ng Diyos, minsan taba pa. Sabi ko, hindi naman siguro ako, pagugutom. Amen? Kaya lagi sinasabi nila, sila may nagsasabi, salamat mo, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ganun nangyari dito. Something to be thankful for. Whose feet they hurt with fetters, he was laid in iron. Sino yun? Until that time that his word came, the word of the Lord tried him. King sent and loosed him, even the rule of the people, and let him go free. He made this him lord of his house, the ruler of all his substance. Yun nga si Joseph. Diba? Sinubukan muna siya, hindi naman agad ganun si Joseph eh. Kinulong pa siya to the point that ganun siya. Sabi dyan, so naging ruler na nga siya to bind his princes at his pleasure and teach his senators wisdom. So nasa ibang lugar siya, tapos siya pa yung naging bida, siya pa yung naging magaling, siya pa yung tagapagturo. So something to be thankful for, alam nyo ba, nabanggit ko na yung kanina yung Japan eh. No? So kaya umaman yung Japan, kahit talo sila ng World War II, ubos na sila eh. Yung kanilang, even yung moral nila, ang baba nun, time na yun, di ba? Dapat pinatay na sila eh. Yun ang naisip nila, alam nila yon. Kung biya, 2 nuclear bomb, eh, pwede nga, bakit hindi sa Tokyo pinaputok yun? Nandun yung capital eh. Kahit saan, hindi na sila ipigilan kasi mataas ng bomber nila, ang lakas ng ano nila, hindi na sila pigilan. Ang tanong, bakit sila pumunlad ulit? Hindi mo makikita agad itong sagot na ito, bibigay ko sa inyo ha, makinig.
Sa palagay niyo, paano nakaahon yung Japan? Kahit Korea. Hindi sasabihin sa iyo yan. Alam mo, kaya pag ako interesado ako dito kasi, kahit yung ibang sagot, itago sa iyo, di ba, parang kanina kay Joseph. Di ba? Tsaka yung kay Solomon, kanina. Sino ba nagbibigay, sabi ni Joseph, di ba, tsaka si Daniel. Sabi ni Joseph, interpretation belongs to God. Ganun na ganun din si Joseph, si Daniel. Kaya ito mga to, kahit itago nila sa history, bakit yung mga nandiyan pa? Kasi mga galing talaga yung mga kapon eh. Hindi, tinulungan sila ng mga nag-invest doon. Mga Kristiyano po yun. Ang problema lang, hindi nakapasok ang missionary kasi yung iba galit din sa Japan. Dami namatay doon eh. Hindi yung makikita sa history books yan. Kahit po yung mga Arabo, paano yung mama yung Arabo? Kasi may oil. Sino naglinang nun? Okay? Ang magaling taga-Amerikano, eh, saan ang galing Amerikano? Sa Europe. Eh, saan galing Europe? Kay Alexander the Great. Dahil kay Pilon, kay Plato, hindi. Ang di natin maintindihan minsan, lalo pag di natin alam yung Bible, kala mo, makasanlibutan lang, eh, magaling, matalino, kaya pinag- hindi ganun. Kaya ang sinasabi sa atin dito, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng wisdom, ginamit si Joseph. Imagine that, andun ka nga sa ano eh. Hindi ka dapat mapapagkatiwala. Kaso anong magagawa nila eh? Hindi nila ma-resist yung talino ng tao eh. Diba? At talaga naman, buti nagtiwala sila. Buhay sila lahat, di sila namatay. So something again to be thankful for. Salamat at ang Diyos nag-rise yan eh. Minsan sa ating, dito, wala tayong magpasa. Kung mga syama-syama na tayo, generation natin. Nag-pray tayo sa Panginoon. Baka may bibigyan dyan ng talino. Di natin alam. Kaya huwag nyo ngayon ako. Pansin nyo ba? Wala akong ini-small kahit sino. Kasi alam ko yung Bible. Ganun siya eh. Yung Moses. Ano siya? Wala lang. Ipapatay na nga yun eh. May malaman niya si... Sino ba dito mo ngayon? Kaya si Jared. Nakikinig ka ba? Oh. Bago-bago lang ngayon yan. Hindi mo alam. Baka nakikinig yan. Diba? Natututo yan. Kahit si ano. Si Richie. Kahit makulit yan, sarap minsan kutusan. Kaya nag-o-observe yan. I mean, di natin alam. Kaya something to be thankful for, again, ang Panginoon nagbibigay niya mga ganyan. Lagi ko sinasabi yung mga US, kaya umaman niya, pag tinignan mo talaga yan, ang Diyos ang nagbigay, yung inventor, yung nagpayaman sa kanila eh. At yung mga policy nila, na again, kinuha nila sa Bible. Kaya walang pwede magmayabang dyan sa mga yan. Ngayon, bilang mga Pilipino, pwede natin gawin din yun. Kaya pero hindi tayo pinipressure ng Diyos. Ako, evangelism lang, okay na yan. Teach, pwede yan. Hindi natin alam, may mga matay din tayo after ilang years. Pero yun ang pangarap natin sa mga to. Sinabi ni Pastor yun, ang pangarap daw ni Pastor dito, sabi niya. Actually, nangyayari na ngayon yun. Alam niyo ba, yung mga puti, wala ng pera. Kaya sabi ni Pastor, pagdating ng panahon, yung mga Amerikano yun, mag-uugas ng puwit natin eh. Kasi mga nakaano rin niya yan eh. Naka mayabang daw talaga. Hindi lahat. Pero kahit Kristiyano, andun yung pride eh. Filipino, Filipino, Filipino. Yan lang yan. Nababa ang tingin sa atin yan. Pero pag pinagpala tayo, makikita nyo. At kahit din kayo, ah, tulad niya, kung nari, sino bang ano dito? Sinong hamak dito? Hindi nyo alam. Hindi tayo pwedeng hamak. Anyway, something to be thankful for. Ano ba? And then Israel also came unto Egypt and Jacob sojourned in the land of Ham. So Ham, Egypt lang po yan. Yan po yung, alam nyo na, di ba? So ano ginawa niya doon? So, di ba kasi may famine nga, dinala niya buong pamilya niya. Nakalimutan ko ilan yun. So, 400 something years. Ilan lahat? Sinabi doon eh. 70? Ano man yun. So noong una, sila lang, anak ni Jacob at yung mga anak pamilya nila. Bandang muli, nangyayari sa kanila, dumami sila. Kuya John, pira siguro. Mga Kuya John siguro itong mga to. Israel. No? Natalo pa nila yung ano? Ba't ganon? Kasi kahit kung sa Europe yung ganon ang problema nila. Kaya magaling pa rin ang US, alam nila yan eh, yung Bible. Eh, taka-taka itong mga European, yung mga Muslim, alipin-alipin lang kayo ha. Pag dumami yan, patay ka dyan. Eh, yung Amerikano, kahit paano, nagpaparami din sila. Kaya tayo, dapat di tayo papakonti. Ha? Kaya, G.
Huwag kang papayag, konti tayo. Amen. Basta pakainin nyo, tuluan nyo. Amen. Amen. Anak natin. Yeah, yun. And then, ano ginawa doon? So, increase. Something to be thankful for again, di ba? So, kasi yung iba po, kahit gusto magkana, kaya, wala. At pag sinabi stronger, marami. At malakas. He turned their heart to hate his people to deal subtly with his servant. So, ang Diyos palang gumawa nun. Di ba kasi nagalit sa mga Israel yung Egyptians, ang Diyos palang gumawa nun kasi may gusto siyang gawin eh. So, nangyari dyan. So, nagalit na. Pero, sinend si Moses. Mabilis lang ang kwento. So, ayun yung sinasabi ko rin. Nagpasalamat tayo. May pag-asa tayo. Amen? Kung tayo, sabi natin nagkamali tayo sa buhay. Kung may anak ka, may pag-asa ka pa. Turuan mo lang yan, turuan mo lang yan. Alam mo naman yan, kung di ka nagtapat sa Diyos, sa generation mo, turuan mo yung anak mo. Kung alam mo nagkamali ka, huwag mo ipasa pati kakamali mo. Kung kahinaan mo, huwag na. Magpalakas ka na ngayon. At least, yung anak mo, makita mong lumalaki, nagtitiwala sa Diyos, napakaganda nun, para naman sa iba. Na later, gagantihan din sila ng Diyos. Amen? Yeah. Yan ang ano sa mga adults. Kaya sinend yung Moses and Aaron, they showed signs among them and wonders in the land of Ham. Sent darkness and made it dark. And they rebelled not against his word. So maganda niyan, nagtiwala din yung mga Israel. Amen? Tsaka yung, obviously, yung pinaka-highlight dito yung wonders na naman eh. Diba, sinabi niya, yung kaninang sinasabi niyang wonders, works, ginawa niya sa Egypt. Yung hindi maitatanggi yun. Paulit-ulit yun sa Bible, saka sa ibang scripture or literature. So may sample dito, no? So alam na natin ito, di ko na isa sa'yo, basta yung waters into blood, okay, slew the fish, namatay kasi nga, puldugo na yung ano eh. Then yung frog, okay, kadiri yung frog, umabot yung mga hari, malinis yan eh. Kaya dahil sobrang dami ng frog, umabot yun sa kwarto ng mga hari. So isa yung nakapangyarihan ng Diyos pag ginawa niya, mangyayari. He spake and there came diverse sorts of lies and lies. So again, ginawa ng Diyos yan. Masalamat tayo kasi kaya gawin ng Diyos yan. At later nga, maliligtas sila as a nation. He gave them hail for rain, flaming fire for their land, smote their vines. So basically, lahat na halos, no? Kasi makapangyarihan bansa, pag hindi mo yan pinakita ng kapangyarihan, hindi mo yan matatalo. Pero dahil mas makapangyarihan ng Diyos, tinalo sila ng Diyos. Then locust, caterpillar, ano man yan, without number, kinain lahat. So, ubos. Pero alam niyo yung kwento, may tira dun sa land of Goshen, di ba? Smote also the firstborn, ito na, ito yung gusto kong ano. Smote also the firstborn of the land. Sabi dyan, the chief of all their strength. Ano yung sabihin ng chief of all their strength? Pag sinabing chief, pinakamahalaga, strength, lakas. Madalas yung sabihin sa Bible yung panganay daw, di ba? Ay, lakas ko yan, yung sabi ni Jacob. Kay Ruben, doon nagkamali si Ruben. Pero madalas importante yung anak natin, amen? Halo yung pangako. Ay, yung panganay. Sabi dyan, pero pinatay lang ng Diyos yun. Kasi gano'n siya kapangyarihan, amen? Nanghina sila doon kasi kung kaya niya patayin lahat yun, kaya niya itong patayin lahat. Hindi nga lang sila inubos. He brought them forth also with silver and gold, and there was none, one feeble person among their tribes. Ibig sabihin lang, alam niyo yung kwento again, hindi lang sila umalis ng pinalis doon, binigyan pa sila ng mga ginto. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Kasi kapangyarihan nga ng Diyos, sinabi, in-instruct sila, hiraman niyo yung mga yan. Sige, pumayag naman kasi sobrang takot na eh. Papatayin tayo naman ito, ibang klaseng tao pala itong mga ito. Alam, ganyan tayo dapat eh. Huwag kayong mga hot-hot ha. Kaya dapat di tayo takot. Amen? Amen. Kasi sa Diyos naman lahat yan. At kung pagkaloob sa atin yan, sa atin din yan. Amen. Yan ang totoo. Egypt was glad when they departed. Ayun, nung umalis, dahil takot sila sa Israel, natuwa. He spread the cloud for a covering and fire to give light in the night. So ito naman yung nasa wilderness na sila. Ginabayan pa rin sila ng Diyos. Amen? Kailangan magpasalamat tayo doon. Basta bakit ano kami na walang kami ng ilaw kasi hindi na ako ng kontador namin eh. Mayroon pa rin naman, di ba? Kapitbahay. Eh sa kanila kasi nasa desert sila, ang hirap. Ayun, nag-provide ang Diyos.
Pag umaga, cloud, and then pag gabi, light, pillar of fire. Okay, so kung gusto nila ng meat, binigyan naman sila, pero pinatay yung mga talagang loko-loko. He opened the rock. So mga miracles na po ito, yun, isa-isa, no? Kung alam nyo na yung Exodus Numbers, Leviticus, Deuteronomy. So isa sa mga miracle na matindi doon, nasa gitna ka ng disyerto, kailangan nilang tubig na. So siguro may mga konting tubig sila, pero kailangan mo marami mag-store. Nung maubusan na talaga sila, mamatay na sila, biglang nagkaroon ng water. Inutos lang ng Diyos. Okay? Imposible yun, pero nangyari. Something to be thankful. For he remembered his holy promise and Abraham his servant, and he brought forth his people with joy and joy. Another focus, no? So naalala niya, ang tagal ng patay ni Abraham, pero ba't nabanggit na naman yung pangalan ni Abraham? Alam niyo ba? Kaya ang putati, magtapat kayo eh. Pag nakikita niyo yung pamilya niyo, wala ko, lasanggero yung tito ko, wala kang pag-asa yung aking lahi. Ikaw mag-umpisa sa'yo. Amen? Basta yung kapatid ko, yung tatay ko, ganyan. Mag-umpisa sa'yo. Maghintay, magtiwala ka lang. Halos maraming ganyang kwento. At totoo. Amen? Eh, basta di ma, mga, ano kami, sarado katoliko kayo. Di buksan mo, at sarado. Ayaw buksan yan. Kaya katotohanan, kailangan nyo. Amen? Sarado, kandado. Ika meron akong, ano, jackhammer. Ang salita ng Diyos. Amen? Yung sabi sa Jeremiah, di ba? Ang kanyang salita ay parang jackhammer. Hindi, hammer lang. That break stones into pieces. Mas matindi ang salita ng Diyos. So nung naalala niya si Abraham, kahit si Abraham ay matagal ng patay, kasi patapatan ni Abraham yung sabihin nun. Alam niyo naman si Abraham, kailangan siya nagtapat, nagtiwala sa Diyos. Amen? Nung sinubok pa siya, talagang nagtapat pa rin sa Diyos. So naalala kay Abraham, okay, ito mga to, kailangan to, parusahan na kaso, naalala niya si Abraham. So ang gusto ko sabihin, gusto niyo yung mga lahi-lahi natin ay magtapat sa Panginoon din, maligtas una. Magtapat ka lang. Amen? Katulad ni Abraham. Maaalala ka ng Diyos for your sake. Huwag na makunta sa impyerno lahat ng pamilya ko. At least maligtas yung iba, di ba? Yung pa kayo? Amen. And he brought forth his people with joy and his chosen with gladness. So, yun yung victory dito. Alam niyo yung kwento dito, di ba? Inalis sila sa Egypt, and therefore, hindi na tinapos hanggang doon lang. Pero yung picture ng Israel nung time na yun, nakawala sila doon, puro ano na, bright yung future nila, puro pangako ng Diyos, yes, may laban na naman, pero kasama nila ang Diyos, di sila pababayaan, ina Joshua, makakapasok sila doon, di okay na okay. So ngayon, habang tayo inaalala ng dahil ng pagpasalamat, marami, hindi pa tapos lahat ng pagsubok, pero ang dami na nating dapat pagpasalamat, yung kanilang mga nabanggit dito. Pwede natin i-reflect sa atin, amen? Amen. Well, ligtas ka na ngayon. Anong gagawin mo? Dapat masaya ka. Nagtitiwala ka sa Diyos. Uy, anong pwede kong gawin? Dahil ko pwedeng gawin. Huwag lang akong lalayo sa Diyos. Yun hindi pwedeng gawin. Pwede mo pa rin gawin, pero patay ka. So, yan. So, masaya tayo dapat, ha? Sino bang pa rin si Mahamot dito? And gave them the lands of the heathen. So yun, fast forward na pala yun. So una, pero nakipaglaban sila eh. Pero still, katulad ng pinangako ng Diyos, alam niyo naman nangyari, nasakop nila po yun. Kahit nga sabi, napakalalakas. Tapos may mga fortification na, may mga castle na. Hindi madaling lusob eh, pangako ng Diyos. Kaya niya, binigyan sila ng mga kaparaanan, meron pang isang beses, di ba? Ginamit pa yung hornets, di ba? Paano ka lalaban sa hornets? Kahit nakaano ka, tutukayin ka nun eh. Tutukayin. Tutusukin ka nun. Ang dami. Tapos yung wall of Jericho eh. Yung taas ng wall namin, pinabagsak. Men? Ganyan po yung mga pagsubok natin sa buhay. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Huwag mag-compromise. And gave them the lands of the heathen. Nabanggit ko na, no? So yung lupa nung dati may ari na. Kaso, sa Diyos lahat yan eh. No, nung pinaali sila, pinapatay sila ng Diyos, no, doon na tayo tumira. Hindi papatay dito ngayon, ha? Siguraduhin nyo ang Diyos ang gumawa nun.
Ibig sabihin lang, hindi pwedeng magmalaki sa atin yung mga yan, lalo na sa end times, lalo na sa pagdating ng Panginoon. Wala yan, hindi na pwedeng pag... Ngayon, si Bill Gates, ang dami pag-aari, bili lang siya ng bili. Bili lang bili, bili lang bili. Wala kayong magawa. Okay, wala kayong pera. Hindi sa'yo na. Sa kanila na lahat yan. Amen? Amen. Mga kulto ngayon, parang may yan ang property. Pati hindi lang property lupa. Pati alam niya, binibili nila yan. Si, magito kanina umaga, si, ano yan? Hibuloy. Matagal na may registration kaya dahil naluloko eh. Mga walang magawa kasi, doon tayo. Channel ko naman yan. And he gave them the lands of the heathen and they inherited the labor of the people. Yun ang ganda na, di ba? Gusto mo ba yung ikaw lagi magatrabaho? Maganda rin, pero minsan may sobrang blessing na, ano bang example niyan? Bukod sa kanila, like example ito, di ba? Bahay na to. Ang hirap magpagawa nito. Kung ikaw lang, eh kung ano, binigay talaga sa'yo, di okay. Maraming bagay pa po. Tapusin na natin. That day may... So ano niya? Bakit ginawa? Ang tanong nga, bakit ginawa sa kanya ng Diyos lahat yun? Inalis sila sa Egypt. Pinotektahan sila sa wilderness. Dinala sila sa land of promise. Promised land. Para magsaya sila. Ganun ba? Isang ganyan yung idea ng ano, eh, mga kulto rin. Ang dami lang titik sa Bible na tama at maganda. Bandang ulit, tanong sa, okay, anong gagawin nyo na ngayon? Ito, mayaman na tayo. Nagpapakasarap na tayo. Hindi sabi sa Bible, that they may observe. Pag andung ka na sa kalooban ng Diyos, anong gagawin mo na doon? Pag sinabi observe, gawin mo na. Yun dapat gawin. Again, bago sila makarating doon, sinabi na sa Exodus pa lang eh. Bago pa nga lang sila umalis doon sa promised land. Ah, sa promised land, sa Egypt. Pag itong gagawin nyo, ha? Ang ganito yan. Ininstruct na sila eh. Then later, nasa wilderness, lalo silang sinabi doon, inisa-isa, yung Ten Commandments, ito yung mga batas nyo, ito yung gagawin nyo, pag andun na kayo. Ang tanong, ginawa ba nila? Yung iba, ginawa nila, yung iba, hindi. So, pero sa atin, dapat gawin para magpalain tayo ng Diyos. Amen? So, ganun din tayo ngayon, iba, nasa church na. Salamat. Medyo nakakasettle na kayo dito. Medyo natututo na. Ang tanong, magpapatuloy ba kayo? Gusto pag nakagraduate ako ng college, hindi na. Mga ganun eh, college na ako. Ganun na nga ginawa. Gusto mong tawagin Hudyo? May backslider, tawagin natin Hudyo. Kaya parang ganun talaga yun, matigas ulo. Kasi sabi dyan, that they might observe. So, bisa hindi sigurado eh, kaya ikaw parang yung may mili. Sinabi ng Diyos, ito yung dapat mong gawin. Gagawin mo ba? Dapat. They observe and keep his laws. Kasi napakaganda ng law, sabi sa Bible, his law is perfect, di ba? His law is sweeter than honey. The honeycomb, ano yung mga binanggit sa law, testimony, napakaganda lahat. So dapat, sundin natin, amen? Kaya sa ngayon, sa ating Thanksgiving, pasalamat tayo sa lahat ng bagay na yan, amen? Aralin natin. So ito, isa pa sa mga way na pagpapasalamat ka, aralin mo kasi. Kaya ang ginagawa ko, inaral ko, sinabi ko sa inyo mabilis. So, ang ganda pakinggan kasi ang ganda ng kwento kasi talaga maganda. Subukan nyo naman kayo magbasa din. Di ba? Ang ganda yan. Yung mga wording dyan, hindi ko kayang gayahin lahat eh. Ang ganda yan pag binabasa nyo. Amen? Amen. Masalamat tayo sa Panginoon. Sa dyan, praise you the Lord. Be thankful. Purihin natin siya. Gawin natin yung gusto niya. Okay? May iba sa atin, bata pa. Parang bata rin. Umasa ka rin sa kanya, parang bata. Magtiwala ka sa kanya. May palo. Aray, tiwala ka rin na para naman sa aking kabutihan yun. Amen? Yes. Okay, salamat po. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa aming mga blessing galing sa inyo, Panginoon. Especially, Panginoon, sa inyong salita. Nawa, Panginoon, we pray. Hindi po kami lalayo sa inyong salita. Napakaganda nito. Hindi kami maboring. Lalong hindi kami usunod sa pamantayan na sanlibutan, Panginoon. Ngayon hindi kami enjoyment na binibigay niyo naman. So, I pray. Mapatuloy ang bautisa. Lalo mga bata, Panginoon. Na-picture nila again yung sarili nila. Naglilingkod ang tapat sa inyo, Lord. At even better sa kanilang pastor, Lord. Kung kaya, Panginoon, I pray. Kayo pong bigyan ng katuparan nito according sa kanilang faithfulness din. Kayo pong malulati again sa aming buhay, sa church, sa personal lives, Panginoon. Sa aming mga harap buhay, ang relationship, Panginoon.
Sumbay po lagi ang mga purihan, Panginoon. Again, kulang po ang mga salita kahit basahin na ang mga papuri sa inyo. Kami po ay magkukulang pa rin. But again, ang aming puso din, handa namin sa inyo, Panginoon. Maging sincero kami. Maraming pagkukulang, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat isa ang mga pagkukulang sa inyong kasalanan. We look forward, Panginoon. Next year na naman, I pray na lalo po kami hanapin yung kalooban. Manong blessing, Panginoon. Pasalamat. But again, maasa rin kami sa mga blessing pa na upcoming, Panginoon. Again, salamat po kayo lagi magpumurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.